Pamilya, thank you po kay Lord at nandito na naman tayo to worship God. Inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Pray na po tayo. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Thank you Lord na kahit po hiwa-hiwalay kami, bawat pamilya ay naririto ngayon Lord God to worship how great you are sa buhay namin Lord. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, Panginoon, still believe that you are our great God. Lord, dinededicate po namin ang mga awiting ito. Nawa po, buksan niyo po ang heaven, Lord, at nawa po marinig niyo po kami sa awitin namin na dinededicate lang po namin sa inyo. Lord, be with us. Lahat po ng nanunood ngayon, Lord, nawa po, padala niyo po ang mga anghel sa kanilang mga pamamahay. May your protection, favor, and blessing be with us all. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Spirit, Son, the Lion and the Lamb.
God, and always say how great, how great is our God. Name above all names, center, and everything we
Family, part of your church, Lord God. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Isang mainit na pagbati ang aking hatid sa inyong lahat. So wina-welcome po kayo sa ngalan po ng Church on the Hill Christian Community sa ating online worship celebration. At tayo po ngayon ay narito sa Baguio City at narito po ako ngayon sa famous tourist destination, ang The Mansion dito sa Baguio City. Kaya nga, sa umagang ito, alam ko pinagpala tayo ng Panginoon dahil patuloy tayong ginagabayan, iniingatan ng ating Panginoon Diyos. Kaya samahan po ninyo ako sa maikling pagpupuri at pananalangin at ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga oras na ito. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo na nananahan sa amin, dalangin ko po ang iyong patuloy na patnubay, patuloy na pagbibigay kalakasan, pagbibigay pag-asa sa buhay ng bawat isa. Kaya samahan mo po kami ng inyong banal na presensya, mag-manifest ka sa aming kalagitnaan. At nawa, Panginoon, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. So sa umagong ito, mga kapatid, pag-uusapan po natin yung ating secured victory over sin
virus. Naniniwala po ako na meron pa pong mas matinding problema ang sangkatauhan. Hindi lang po itong coronavirus na ito, kung hindi yung kasalanan na siyang patuloy na lumalaganap sa buong sanlibutan. Sa lahat ng tao ay makikita natin yung symptoms, yung manifestation na talagang merong matinding effect ang kasalanan sa buhay ng isang tao. So katulad po ng virus, mga kapatid, no, it is a living organism that need a host to survive and wreak their havoc. So, ganun din po, mga kapatid. Kapag ka yung virus ay na-infect ka, it destroys your health, it destroys your life, it destroys your family, it destroys the economy, it destroys the future, and it can also destroy even the whole nation. Kaya nga po, makikita natin kung gaano katindi ang effect nitong virus na ito. Subalit, gaya nga ng aking sinabi, mas matindi po yung kasalanan, no, na dapat nating i-deal sa mga oras na ito. So, sin is serious than coronavirus. Okay. It is more serious than coronavirus. It infects us and cause spiritual illness sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito po ay pag hindi po na nagamot, pag hindi po ito na-treat yung ating mga kasalanan, it naturally cause us to death. At hindi lang po basta physical death, but it can lead to spiritual death. Kaya nga po napakahalaga na pag-usapan natin to, mga kapatid. At dito po sa ating text na pag-uusapan, ito po yung matatagpuan sa Romans chapter 5. Verses 12 to 21. So kindly open your Bible to Romans chapter 5 verses 12 to 21 dahil dito po natin hahanguin yung ating pag-uusapan. So dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano katindi yung effect ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Sabi po rito sa Romans 5 verse 12, when Adam sinned, sin entered the world. Okay? Nung nagkasala po ang ating unang magulang, si Adam, sabi ng banal na kasulatan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sin entered the world. Nagsimula na po yung kasalanan dito sa sanlibutan ng magkasala itong si Adam bilang ating unang magulang. At ang sabi ng banal na kasulatan, sin brought death. Sin brought death. Nagdulot ito ng kamatayan. Dahil sa pagkakasala ng tao, humantong ito sa kamatayan. At hindi lang po yun, sin spread to everyone. Okay? Sabi po rito sa verse 12 pa rin, no? Sin entered the world, Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. So itong kasalanan ay pumasok sa salibutan at ito'y nagdulot sa atin ng kamatayan, at hindi lang yon, ito'y lumaganap to everyone. Nag-spread out kagad ito to everyone. Halos lahat ng tao ay na-infect nitong kasalanan na ito. Okay? At hindi lang po yun, sin brought condemnation for everyone. Ito'y humantong sa kapahamakan sa mga tao na na-infect nito. Kaya nga sabi nito sa verse 18, yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone. Nakakalungkot po, no? Dahil lang sa kasalanan ng isang tao, pumasok yung kasalanan at ito'y nagdulot ng kamatayan, at hindi lang yun, it spread to everyone, at dahil it spread to everyone, it brings
condemnation for everyone. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Romans chapter 5, verse 12 and verse 18. So dito natin makikita how serious yung kasalanan. Ano? Kaya nga, sin is the most serious thing we'll ever deal with. We have to deal with sin. Kung hindi po, mga kapatid, tayo po ay mapaaring mapahamak lahat. Katulad po ng ang kasalanan po ay isang maituturing natin na spiritual virus that invades our whole being. Okay? Ang kasalanan po, it invades our whole being. It makes us morally and spiritually weak. Katulad din po ng virus, no? Pag hindi po natin to na-deal, ito po ay magkukos sa atin ng spiritual illness. Manghihina ka at hanggang sa magiging morally failure ka dahil sa kasalanan na pumasok sa ating mga buhay. So it's a deadly disease, brothers and sisters, that can affect our body, our mind, even our emotions, our soul. It affects our whole being. And it can affect our relationship with one another, and especially it can affect our relationship with God. Kaya nga po, ganito kaseryoso itong kasalanan. Pag hindi po natin ito hinarap at hindi po natin ito na-overcome, ay maaari itong humantong sa kapahamakan ng bawat isa. So, katulad po ng sinabi ni John Calvin, sabi niya, corruption subsists not only in one part, none of the soul remains pure or untouched by that mortal disease. So everything will be affected sa buhay natin dahil sa kasalanan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, yung ating isip, yung ating pamumuhay, yung ating mga relationship, it affects dahil nga po dahil sa kasalanan, nadidimla ng kasalanan ang ating pamumuhay, ang ating paningin sa buhay. Kaya nga, the disease of sin is both chronic and terminal. Okay. Ang malala pa po dito, mga kapatid, itong kasalanan, kapag ka pumasok sa buhay ng bawat isa sa atin, ito po ay maaaring maging paulit-ulit at maaaring maging terminal, meaning it gets worse and worse, and it ends in death. Diba? So katulad din po ng isang tao na na-infect ng virus, diba? Magde-deteriorate yung kanyang katawan, manghihina yung kanyang immune system hanggang sa wala na siyang panglaban, hanggang sa it can lead to death. Same thing, mga kapatid. Yung kasalanan lalo na. Kapag ka hinayaan natin na hindi po natin dinil yung kasalanan sa buhay natin, it can cause us weak hanggang sa it can lead to death. No? Kaya nga, sabi ng Bible, sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Okay. The wages of sin is death. At ang sabi po ng banal na kasulatan, itong death na ito ay hindi lang physical death, no? Hindi lang po physical death, but eternal separation from God. Yung po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Na ang kasalanan, hindi lang ito hahantong sa kamatayan ng ating katawan, kung hindi ito ay maaring humantong sa tinatawag na spiritual death, meaning our separation from God, our eternal separation from God. Yan po yung maliwanag na tinuturo sa Book of Revelation, chapter 2, verse 11, chapter 20, verse 6, and verse 14, and chapter 21, verse 8, from the Book of Revelation. Tinuturo po niya yung maaring kahantungan ng isang taong nagpapatuloy sa pagkakasala, ito'y maaring humantong not just to physical death,
but to the second death, which is the eternal separation from God. So, pangwalang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos. Ayaw po nating mangyari ang mga bagay na yon sa buhay ni Numan. Kahit ang Diyos, hindi niya ninanais na ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na merong isang buhay, merong isang kaluluwa na mapawalay sa kanya at mapahamak to eternal damnation. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo ay magkaroon ng secured victory over sin virus. At yan po nga yung ating paksa sa umagang ito. Secured victory over sin virus. Nakakalungkot po, mga kapatid, at ito po yung isang katotohanan na itong kasalanan, no? We don't have the strength on our own to overcome its power. Sad to say, mga kapatid, we have no sufficient strength on our own to overcome the power of sin. Eh kasi kung sa ganang kakayahan natin ay kaya nating ma-overcome yung kasalanan, aba, unang-una, sana hindi na namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, sana kung kaya nating ma-overcome yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin, sana wala nang krimen, wala nang corruption, wala nang mga digmaan, wala nang hindi pagkakanoo, wala nang broken families, wala nang broken relationships. Subalit, sad to say, brothers and sisters, in our own strength, in our own capability, as human being, we have no power to overcome sin. It affects all humanity, no? It affects all humanity. So makikita po natin, mga kapatid, yung mga obvious symptoms ng kasalanan sa buhay ng isang tao, no? Magbasa lamang po tayo ng news, makikita natin yung obvious symptoms na manifestation na talagang ang kasalanan ay narito sa sanlibutan ito. So yung po mga digmaan na nangyayari, ang ugat po niyan ay kasalanan din, no? Maybe greed, injustices, oppression, rebellion. So, napapansin po ba ninyo ang mga tao ay mas nagiging violent sa mga panahong ito? I've noticed na people are becoming more cruel, no? Becoming more violent sa panahong ito. Yun yung unti-unting sabi nga, nagiging worse yung moral condition ng isang tao, no? So, lahat po ay affected. Even yung mga sabihin nating well-educated na mga tao, yung mga politician, yung mga celebrity, and even ordinary people just like you and me. Hindi po tayo exempted dito sa mga pangyayaring ito, mga kapatid. So, the cause of trouble, the root of all sorrow, the dread of every man lies in this small world called sin. Okay. Kaya nga po, itong kasalanan ay mas matindi pa sa coronavirus. Ang kasalanan ay mas matindi pa sa cancer, mga kapatid. And it crippled every man. At maaari po tayong mahulog sa bitag ng ating kalaban kung hindi po natin ito haharapin. Kung hindi po natin madideal itong issue ng kasalanan na ito. So the end result of this virus is eternal damnation if not treated. If not treated, it can lead to condemnation. It can bring us to
eternal damnation or eternal separation from God. Kung hindi po natin haharapin itong paksa tungkol sa kasalanan nagpapahirap sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, I have a good news for you, mga kapatid. At yung pong good news na yun ay maaari nating matunghayan mula sa salita ng Diyos. So the good news is, there is a cure. Yes, in our own strength, in our own human capacity, we are not able to overcome the power of sin. But the good news is, there is a cure. There is a cure to this deadly disease. Amen. And hallelujah. There is a cure for this deadly disease called sin. And the good news is, the cure is available for all. Okay? The cure is available for all. Okay? There is an antidote for this malady. This cure is available for all. Basahin po natin sa Romans 5 verse 15. Kindly open your Bible to Romans 5 verse 15. Sabi rito, for the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. Hallelujah. So there is hope, mga kapatid. There is cure for this malady, for this dreaded disease called sin. Although si Adam, he brought death to many, but God's wonderful grace and God's wonderful gift of forgiveness to many can be achieved through Jesus Christ. So there is hope in our Lord Jesus Christ. There is healing in our Lord Jesus Christ. There is cure in our Lord Jesus Christ. He is the cure that is available for everyone. Mga kapatid, and that is the good news na tinuturo dito sa verse 12. Yes, sabi sa verse 18, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone. Hallelujah! No? Meron tayong pag-asa. Maaring yung kasalanan, it affects our whole being, our personality. It affects our health, our family, our future. It affects our economy. But thanks be to God, there is a cure that is available for everyone. And that is through Christ, one act of righteousness that brings a right relationship with God and new life for everyone. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Dahil sa kasalanan ng isang tao, marami ang napahamak. Ngunit dahil sa ginawang katuwiran at pagsunod ng Diyos ng isang tao, ang ating Panginoon Jesucristo, it brings to us right relationship with God and new life for everyone. So it gives us hope, mga kapatid. At yan ay isa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So the cure is available for everyone. No? Hindi katulad ng vaccine, no? Yung vaccine ay parang very selective lamang. Hindi po mabigyan ng lahat. Pero itong cure na ito sa sin virus na tinutukoy natin, it is available for everyone.
at yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And I have another good news for you. It is not only available for everyone, but this cure is a free gift. A free gift. Okay? Verse 17. For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and His gifts of righteousness for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Meaning, the cure for sin virus is not only available for all, it is a free gift that is available for everyone, and the only response natin, responsibility natin, is to receive it. Sabi rito, no? But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness for all who will receive it. So you need to receive it. For all who receive it will live in triumph over sin and death. Hallelujah. Mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, yung problema ng sangkatauhan tungkol sa kasalanan ay maaaring magamot sa pamamagitan ng pagtanggap natin doon sa God's wonderful grace and God's wonderful gift ng ating Panginoong Jesucristo. The only responsibility natin is to receive it, to claim it for us. Tanggapin mo na kaya namatay si Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay para tubusin at bayaran ang lahat ng iyong pagkakasala. Tatanggapin mo yung ginawa ng Panginoon na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyo. So this cure is a free gift received by repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So ulitin ko po, no? This cure is a free gift received by repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Saan po natin mababasa yan? Sa Book of Acts, chapter 20, 21. Sabi rito, I have had one message for Jews and Greeks alike. The necessity of repenting from sin and turning to God and of having faith in our Lord Jesus. In Acts 2:20, 21, the necessity of repenting from sin and turning to God and having faith in our Lord Jesus Christ. This is the message that we need to respond, mga kapatid, upang yung ating problema sa kasalanan ay magamot. We need to repent from sin, we need to turn to God, and having faith in our Lord Jesus Christ. Yun ang sabi dito sa Book of Acts, chapter 20, 21. So, the cure is available for everyone. And the cure is a free gift from our Lord Jesus Christ because the cure came through our Lord Jesus Christ. He is our great physician. Okay? Sabi sa verse 21, so just as sin
ruled over all people and brought death and brought them to death. Now God's wonderful grace rules, instead giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kapatid, yung kasalanan pumasok sa sanlibutan. Yung kasalanan nagbunga ng kamatayan. At yung kasalanan ay nagdulot ng na-spread ito sa lahat ng tao at ito ay nag-led into condemnation to us. At maaaring mag-led ito into eternal separation from God o yung tinatawag na second death. But thanks be to God. Through our Lord Jesus Christ, itong kasalanan na ito ay maaaring magamot sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ginawang regalo ng Diyos na kung saan inialay niya yung kanyang sariling buhay upang tayo itubusin sa ating mga pagkakasala. Because of Jesus' sacrificial death on the cross, Christians have been positionally set free from sin. Hallelujah. Even though we still sin, the Holy Spirit who lives in us help us to resist the sin virus or even the lust of the flesh. When Christ came into our lives, the Holy Spirit dwells in us. And when this happens, any sin that comes in God's Spirit, any sin that will come, God the Holy Spirit will reveal it to us. Magkakaroon na tayo ng conviction. Magkakaroon na tayo ng kakayahan to overcome this sin because of the Holy Spirit that dwells within us. At dahil din po sa salita ng Diyos, because of the Word of God, because of the Spirit of God, maaari na nating ma-overcome yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, ito lang po yung gusto kong bigyan ng diin sa umagang ito. Ang kasalanan po ay isang seryosong panganib sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami na po akong nakita, marami na po akong nasaksihan na mga buhay na nawasak, mga pamilya na nawasak, mga karir na nawasak, mga negosyo na nawasak, even mga bansa na nasira dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway, dahil sa paglabag nila sa kalooban ng Diyos. Subalit, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na bigyang lunas itong problemang ito ng kasalanan. At yan po ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa na po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang bahagi. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakalipas. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Para bayaran niya lahat ng ating mga pagkakasala na nagawa. So tayo po ay bayad na kung tutusin. Subalit, kinakailangan po nating tanggapin yung kanyang ginawa para sa atin. We need to receive the free gift of salvation through faith in our Lord Jesus Christ. As we repent from our sins, as we turn to God, and as we turn to have faith in our Lord Jesus Christ, we can achieve this cure from this dreaded disease. At hindi lang po niya tayo patatawarin, bibigyan niya pa tayo ng bagong buhay. Hindi lang po basta bagong buhay, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, bibigyan niya pa tayo ng buhay na walang hanggan
kung tayo po ay tatalikod sa ating mga kasalanan at tayo ay haharap sa Diyos at mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dalangin ko sa umagang ito, mga kapatid, as we ponder upon God's Word, meron pong pag-asa. Meron po tayong kagalingan na maaaring matagpuan sa ating mga kasalanan. At yan po ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po, mga kapatid. At naway, patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, salamat po. Dahil itong kasalanan ay merong kalutasan, merong kagalingan, at ito po'y sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Binayaran na niya yung aming mga kasalanan. At yung forgiveness is available for everyone, especially those people who will going to receive that forgiveness that is available for everyone. Kaya nga, Panginoon, dalangin ko, patuloy mo pong pagtibayin sa aming mga puso na si Jesus ang aming pag-asa, si Jesus ang aming kagalingan, si Jesus ang aming ang magdudulot sa amin ng bagong buhay. Hindi lang basta bagong buhay, kundi buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death, but the free gift of God through our Lord Jesus Christ is eternal life. Kaya nga, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong mga pagpapala sa buhay namin. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko po, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ginadalangin ko po, Panginoon, yung po mga may karamdaman, patuloy niyo po silang bigyan ng kagalingan, physical, o God. Karoon sila ng tinatawag na supernatural healing that comes from you. At hindi lang po yung physical healing ang aking dalangin. Dalangin ko rin, Panginoon, magkaroon ng spiritual healing sa kanilang mga buhay. Magkaroon ng restoration yung kanilang broken relationship with you. Magkaroon ng maayos na relasyon, hindi lamang sa iyo, kundi even sa aming kapwa. Panginoon, pagpalay mo po ang bawat isa. At dalangin po namin yung programa ng aming government, yung vaccination program. Dalangin namin ito ay mag-materialize at nawa ay makatulong sa problema ng aming bansa. Pagpalay mo po ang mga frontliners namin, yung mga doktor, yung mga pulis, yung mga government officials namin. Bigyan mo sila ng karunungan na nanggagaling sa inyo. At hinihiling po namin na patuloy niyong biyayaan ang aming bansa na makabangon kami sa kahirapan. Ngayon pa lamang, dinadalangin na rin namin even yung nalalapit na election sa 2022. Ganun din yung problema sa West Philippine Sea. Panginoon, dalangin ko po na maghari ka sa lugar na yon. Sa mga bansa na nagkakaroon ng tensyon, O Lord, maghari ka, Panginoon. Lord, sa umagang ito, salamat po. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong mga katotohanan na napagbulay-bulayan namin sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang luwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat at naway patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of been you, Jesus. Jesus.
Every tongue shall come.